Sa kanyang kasaganaan, tila nakalimutan na ang mundo ng showbiz ay pansamantala lamang. Hindi pinagtuunan ang kanyang kinabukasan na tila hindi mauubusan. Nasangkot sa ilang mga kaso at tinapos ng isang sakit na dulot ng komplikasyon ng diabetes. Ating alamin ang buhay ng komedyanteng ito dito lang sa Si Ricardo Reyes o mas kilala sa pangalang Richie De Horsey ay ipinanganak noong September 13, 1956 sa Manila ay isang Pilipinong artista at komedyante. Sumikat si Reyes bilang sidekick kina Tito, Big and Joey. Ginawa niya ang kanyang debut sa telebisyon sa Discorama. Naging bahagi rin ng Eskwel Bukol ang komedyante noong 1978 at sumali sa Itbulaga noong 1979. Kasama rin siya sa Todas o Television Outrageously Delightful All-Star Show mula 1981 hanggang 1986. Nagkaroon siya ng 37 mga pelikula at 5 naman sa telebisyon. Si Tito Soto ang nakatukla sa kanya habang nagpi-perform siya sa isang folk house sa West Avenue sa Quezon City. Binigyan siya ni Big Soto ng screen name na Richie De Horsey. Dahil sa martial law, nakatuon si De Horsey at ang tatlo sa paggawa ng commercial jingle para sa radyo noong 1977. Si Reyes ay inakusahan noon ng 15 anyos na aktres na si Pepsi Paloma. Sina Reyes at dalawa pang mga kapwa komedyante na sina Big Soto at Joey De Leon na nanggang rape at pagkuha ng litrato sa kanya noong June 21, 1982 sa isang kwarto sa Sulu Hotel sa Quezon City. Noong June 31, nagsampa ng formal na reklamo ang manager ni Paloma na si Ray De La Cruz kay Defense Minister Juan Ponce Enrile. Noong August 18, 1982, nagsampa si Paloma ng mga kaso na rape at acts of lasciviousness laban sa tatlong personalidad sa telebisyon sa tanggapan ng piskalya ng Quezon City. Ang krimen ng panggagahasa noong panahong iyon ay may parusang kamatayan sa Pilipinas. At upang maiwasang maipadala sa electric chair ang kanyang kapatid at ang kanyang mga kasamahan, mabilis na pinuntahan ni Tito Soto si Paloma habang sinisiguro nito ang serbisyo ni Atty. Rene Cayetano. Ayon kay Paloma, pinilit siya ni Tito Soto na pumirma sa isang affidavit of resistance para ibasura ang kasong panggagahasa laban sa kanyang kapatid at mga kasamahan. Naglagay umano na pistola si Tito Soto sa mesa sa harap ni Paloma na makipag-usap ito kay Paloma. Kapalit ng pagbasura ng mga kasong panggagahasa, naglabas ng public apology sina Big Soto, De Leon at De Horsey kay Paloma na nagsasabing, "Umaasa kami na hindi mo hahayaang ang pagkakamaling nagawa namin laban sa iyo ay maging isang hadlang sa hinaharap na inaasahan naming lahat. Kaya hinihiling namin sa iyo na hanapin mo sa iyong puso na patawarin kami sa aming pagkakamaling ginawa laban sa iyo." Hiningi naman kami ng tawad na rin sa gawa namin. Tawad na akong Pepsi nung may gawa ko sa kanya. Pagkalipas ng 3 taon, natagpo ang walang buhay si Paloma sa isang tila pagpapakamatay. Si De La Cruz naman ay pinaslang makalipas ang ilang taon. Noong September 2000, inaresto si Reyes sa Muntinlupa matapos siyang mahuli ng mga lokal na otoridad ng pulisya na nagbibigay ng bawal na gamot sa isang 20 taong gulang. Dumating pa sa punto na kahit si Big Soto ay nainis na sa kanya at ayaw na siyang tulungan ito dahil sa kanyang mga bisyo at iniwan siya ng kanyang pamilya. "Hindi ko naman maalis na magalit ang asawa ko sa akin.
Pinagpalit ko talaga, parang ganon, at nakipag-asawa ako sa bisyo. Hindi ko sila inalintana. At that time, may trabaho ang asawa ko. Gusto mong humiwalay, di humiwalay ka. Ikaw ang magpakain dyan, ayon pa sa kanya. Pinilit niyang magbago hanggang siya ay nasa loob. At dumating nga ang pagkakataon na tinulungan muli siya ni Vic at kinuha sa isang pelikula na kanilang gagawin, ang School Bukol 20 Years After. Dito na muling sumikat ang araw sa buhay ni Reyes. Ngunit dito naman siya inabutan ng paglubog ng araw ng kanyang buhay. Namatay si Reyes sa edad na 58 noong April 17, 2015 dahil sa mga komplikasyon na dulot ng diabetes, kidney failure at brain stroke. Ayon sa mga ulat, ang kanyang labi ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Shout out kay Mel, Maricris, Marinel ng Baliwag, Bulacan, Jojo at Ashley Yongko ng Cavite, at Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.